Now Omega, dalawa ang kanilang opening. Grabe, no? Kung titignan mo pa rin yung itsura ng Blanco, si Edward parang chillax na chillax pa din na nakaupo, na nagpapainit ng kanyang mga daliri. Kailangan eh. Kailangan eh. Ready, ready eh. Isa si Edward sa mga chill na players na iyong makikita talaga. Lalo na nung lalo na pa rin ngayon na kahit na parang grind time ay chillax pa rin at confident pa rin na lumaban. Ngayon na nabanggit mo na open ang Eve. Ayun. Nagpakito at Johead ang OMG. Kasi kung hindi kukuhanin ng OMG, mahihirapan sila. Imagine, meron kang real world manipulation tapos correct. Kung gaano pa ka-aggressive yung si Edward ng Blacklist International on using the Pakito. Yun kasi nagpahirap actually. Kanina, no? Na isa sa nagpahirap sa sa Omega during that game kasi meron kang free hitters tapos meron kang manggagaling sa likod. So literal na sandwich play. So Blacklist International, dami pa rin na ng option. Hindi na tayo magugulat kung makakita ulit tayo. Uy, sila naman. Sila naman ang kukuha ng Nathan. Medyo mahirap naman ngayon para sa Johead. Ninakaw ng Blacklist International ang Nathan Pick. Ito ay mapupunta. Tama ba o kay Oheb? Most likely. Or pwede rin, kay Wise. Mm-hmm. And sanay si Wise sa mga ganitong types of heroes yep. na long-range junglers. How about Ruby? Or labo-labo para sa Omega? Mm-hmm. Kasi yung pakito nila, hindi naman yan kay Renjo lang din napupunta. Pwede kay Ryzen. Pwede siya kay Ryzen. Farsa is also available. Pwedeng kunin ng Omega. Oh. And it will be the case. Kadikit na talaga eh. Ito na ang pinantatapat lagi sa Eve. Kapag merong Eve, kailangan meron ka ring Farsa. Kailangan mo kasi ng all-seeing hero din eh. It's all about the all-seeing heroes and the zone na hinahatid na itong dalawang kukunan na ito, dalawang heroes na ito. But for Omega, tama yung sinabi nyo dito, pwede din maging Ryzen hero siya. So madami pang options yung side ng Omega. Nice ban! Para dito sa side ng Omega. Kasi for sure, since squishy yung mga heroes dito na pinik ng Blacklist International, kailangan naman nilang magpili ng sustain. So maganda dito, naban na nila si Povius, naban din nila si Barats. So medyo nalilimit, pwede maglapo-lapo dito. Pwede yung Blacklist International yung maglapo-lapo. Here we go. Para may pang frontline yung Eve nila, pwede din na Omega. Lapo-lapo ay highly contested. Dito ang suggestion ni Chantel. Yep. Na pwedeng piliin ngayon na Blacklist International. Meanwhile, Omega, hinihintay natin ang kanilang last ban. Mukhang napaisip ang Blacklist para dito sa kanilang fourth ban, Yuzong, na eventually pinipick din. Lately, na nakikita ko kay Kelra. Yep, kasi for the Yuzong, considering na ganito nga yung lineup ng Blacklist International, nadidistrupt na kasi yung ultimate ni Eve. So imagine, kapag yung Yuzong pumasok lang with the dragon form, while it is casted, mahirap agad or masisira information dito ng Blacklist International. Anyway, for Omega, parang napapaisip din sila eh. Mm-hmm. Sa kung ano ba talagang ipipick nila na hero. Kasi pinaka-crucial dyan, pag nilabas nila yung hero, pwede magbago yung side ng Blacklist International. Either kay Oheb na ba, si Nathan, or yung Nathan ay mapupunta kay Wise. So, kailangan hindi muna nila ilabas yung hero, I think, ni Ryzen or ni Kelra dito. So, Blacklist in 19 din nila na pwedeng maging jungler itong Pakito. That's why they banned out itong YZ na pwede rin naman din Golden. Pero mostly, I explain. I will not be surprised kung lapo ang next ban ng Blacklist International or kung kukunin nila yun, instead Claude. So, Golden na ang kanilang matinarget dito. Which kind of makes me think, baka makakita tayo ng Oheb Alice with that pan. Although, that will mean na puro magic ulit ang Blacklist International. Yes. Pero deadly magic. Ginagamit din talaga nila yan. And for Omega dito, pwede silang mag Roger at saka YSS. Actually, Roger pwede nga eh. Para madikitan niya yung mga players dito ng Blacklist International kapag naging masakit yung initial damage or malaki yung naging initial damage. Although, parang tricky kasi yung pinaka-pick din nila eh. Ang sakit din na sagot ng Roger kung isipin mo sa isang Eve, sa isang Nathan yun at ayun na nga. Roger tol! Alam talaga ni Chantel ang mga basta Omega heroes. Roger wins games. Ang tagal din naman kasi nakasama noon. Pero syempre di naman na ngayon. And for sure, yung psychological factor ay kumbaga yung sa Omega, yung samahan kasi. Remember nung nakapunta rin tayo sa mga bootcamp nila, yung closeness nitong squad na to
ay iba ang naitadala, lalo na sa mga bonding moments nila. Well, iba din naman ang style ng bonding ng Blacklist. That's right. Move. Mm-hmm. Oh, ay, honestly, Lapu or Ruby ang best para sa Blacklist International. Tapos kukuha si... Oh! Vayne Jungle ba to? Something new! Will, oh, wow. Will this go? Tams. Vayne Jungle. Instant Lunox. Mukhang Vayne Jungle. And sabi ng Omega na ako. Vayne Jungle. Interesting picks. Interesting for... Si Vayne Jungle. Ito yung ano eh, swimming pool strat kung saan... Magtatayo ng swimming pool si Aji, oh. Lalagyan ng tubig ni Wise. Tapos magdadive sila V galing dun sa pwede ano. Rin. Pwede rin. Mm. Eh di ubos yung apoy ni Edward dun. Pwede rin. Pwede rin. Pwede siya yung lifeguard. Pwede rin. But guys, kidding aside, no? Nakikita natin tong Vayne Jungle kahit sa mga ranked games, kahit din sa mga off-season tournaments, lalo na nung bagong patch, isa to sa mga naging curies na pwedeng mauso ang Vayne Jungle. Yeah. Thoughts dito? Omega din yung unang gumamit ng Vayne Jungle, or at least yun yung pinaka-recent memory ko ng Vayne Jungle dito sa MPL Season 8. Correct. That was Game 2 versus Onyx Philippines na kanilang ikalawang beses na pag-aarap. At kinombo nila yon ng isang scaling hero dun sa may isa gold lane nila. Which in this... Kasi kailangan niya pigilan si Edward. Si Edward, oh. Eh, ang tagal natin hindi nakita si Edward sa Tamsto, pero ayun na, nilabas na yung real world manipulation. Pero yun, yung Sharkbait, nilabas ang swimming pool at naligo na ang Omega sa damage. Tatlo mapapatumba ng Blacklist International. Sobrang failed ESEC, pero na-counter agad ni Haji eh. Oh, yun yung pinakakailangan. It take not only yun lang. Dito mo makokomend ang OMG. Kapag may part na nalugi sila, with a snap G. Sakit. At ang sakit ng flash cannon claw. Lakas oh. Napakasakto nung Vayne dito for Blacklist International. Nananakot kay na Chakno, pero wala na yung mga shark. Ito na Chakno, round 2 ng ejector! Na-ejector ngayon si Wise, and finally, but Wise! Kinancel pa si Edward. Muntikan pang makakill si Wise doon. Oh my God! But still, it's Oheb and Venus na nakakuha ng farm. Yung team ng OMG ay magpupumilit na lang muna sa bottom lane. Lane para makatakas or para makauwi dito si Edward. Eto na, parang Omega naman ngayon yung nag-overtime. Nakita kasi nila na nagsama-sama na yung swimming pool ay eto na. Welcome to Splash Island! Nako po! Blacklist International, malayo pa yung mga bait na yun ha. Pero here we go, Brilliance out. Pero ayun yung paglaklak ni Wise. And there you have it, yung critical damage, 500 to 800. Bang klase. Ready na pang outing ang Blacklist. Ihanda ang bangus. Ihanda ang liempo. Oh my glabe, ito na naman! Ay, pero may sariling outing din ako, Mega, pero nagtami-tami sila! Deadly catch! Ang force away! Nalunod! Ang Omega, nilunod ni Wise! Objective Wise talaga, dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Di na pwedeng umatras, di na pwedeng lumiko. Ito na ulit yung bagong Bigid Wave. The ultimate outing experience. Eto na naman! Baby Shark, Daddy Shark, and Mommy Shark coming in! 8-3! Against Omega, it's either pang-initiate or what? Pero ito na naman! Okay, lumilipad pa rin si Venus, lumilipad na rin si Ito Max, pero naku, nabibitin yung damage output ng Omega ngayon. Brilliance out, pwede yung airstrike kay Ito Max, pero nandun sa palalikod si Edward, habang hinahabol ni Y si Jack Lu. Naku po si Ryzen! Naman ang gilid, pulado na si Ryzen, na super slow, yung side ay nandito pa rin, the zone, matak pa na si Jack. Kanina si Chakri nangahabol, siya na kayo tumatakbo. At tinabol siya, nangangkoy sa way. Chakdu! Ibang klase, Wise, ladies and gentlemen. Ito ng Blacklist, alam mo naman yung regalo, yung celebration nila nung kanilang pagka-champion. Nag-swimming din sila nun. Oh my gloves, delicious. Ladies and gentlemen, Blacklist International. Pa. No. Iba na. Kompleto yung mga ulti dito ng Blacklist. Kaya pang i-ruby titi ni Kelra to. Mukhang iba na. Naku, hindi na. Mukhang tatapusin na. Ang bilis! Another 2-0 what? For the defending champions. And look at that, Oheb and Wise. Ayan na. Yung camera. Pinigilan. Oh. Pinigilan.
Ang lakas, oh. Ang lakas yung... Oh!